Kailangan ng overhauling. Overhauling. Kapag po ay nagkukumpil at nasa harap ko itong mga napakaraming mga kabataan, ako ay nagpapasalamat sa mga katekista at iba pa rin ng mga organisasyon na siyang naganda sa mga bata. Pero kapag sinusuri ko mga mukha na mga kinukumpilan ko, ewan ko lang kung sila ay naunawaan yung kanilang tinatanggap. Naunawaan kaya nila yon yung confirmation, kumpil. At iba pa rin mga bagay sa ating pananampalataya. At dapat ito ay talagang pag-aaralan ng ating catechetical action activity upang ang mga bata, hindi lang ang bata, kahit ng mga tao ay lalo pang maging maalam at kanilang masuri ang nilalaman ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pope John Paul II, kinakailangan maibalik sa mga tao ang fervor, yung liyab ng unang panahon ng mga Kristiyano, ang liyab sa kanilang puso na talagang nais nila na makilala si Kristo at maalaman ang kanyang itinuturo. Dahil nandito yung mga inutusan ni Kristo at ng mga apostol na una magpahayag ng Ebanghelyo ay ganoon katindi ang pagnanais na handa silang maglakbay ng malayong lugar, ibuhos ang kanilang buhay upang ang balita ni Jesucristo, ang muting balita, ay mahihiyak sa lahat. Kaya tayo ay naito at nagdarasal upang muli tayong mapaalalahanan ng importanteng activity ito ng simbahan. Alam natin, maraming pa rin mga importanteng activity, pero halos lahat ay kaugnay ng catechesis, maging liturgy, maging itong mga formation, mga youth, at di ba pa, lahat ay halos kaugnay sa lahat ng antas ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Nawa tayo ay bigyan sa inspirasyon ng Espiritu Santo at sa gabay ni Maria ng kakayahan upang maging mabuting tagapagdala ng mabuting balita sa lahat ng tao.